day mga guys. Ito ngayon, i-reset natin ngayon yung kuwan ng langis. So yung service, so makikita natin dito. So ito 2009 model CLS car body is CLS 219. Yan, so napak cute ang loob nito. So ang kuwan nito, leather. Yan, active light. Yan, kuwan natin. Kung minsan yan, nagpapalit sila ng mga ilaw. So, be aware din po tayo. So, mga kuwan, mas okay na yung original lahat-lahat yung pagkakuwan ng sasakyan kaysa yung mag-a-upgrade ka ng mga ilaw. So, mayroon yung mga nag-indicate na ganito. Kasi doon sa pinaka-control ng SAM or sa pinaka-computer ng ilaw is magkaiba yung sa upgrade mo, kasi yung kinakon namin ni Bro Chris ay ginajamparan sa pinaka-control ng ilaw para mamatay tong indicator ng light. So yung ilaw niya gumagana lahat. So nag-upgrade siya ng ilaw. So magkaiba yung controller sa bago at saka yung kinaukulan na model ng sasakyan. So mas maigi na lang po na ay recommended po na yung karamihan na nakukuan kasi nag-upgrade sila ng ilaw, yun yung causes kung minsan yung pagkasira ng computer ng mga ilaw. Yan, so yung mga decomputerize na ng mga ilaw is pag nag-upgrade ka ng hindi tama ay ikakasama, parang tao rin. Pag kumain ka ng hindi naaayon sa yung kinakain ay magkakaalboroto ang tiyan. Yun, may hugot na. So ito, may check engine din. So iti-check din natin. So maparami ata yung kanko. So makikita natin dito, mayroon siyang yan. Di ba, makikita natin to mga kaibigan, mga guys. Service G, 112 days overdue. Yan, so ito hindi may re-reset dito sa manubela kasi dapat press call at saka okay. Ito wala siyang okay. Yan, kahit pindutin ko to yung nasa gitna, hindi lulubog. Kaya kailangan i-con natin sa computer. Yan, so mag-reset tayo ng con dito is press R. So yung press R nandito. Yan, ito pre-present natin to para mawala yung indicator ng ilaw. Pero pag start mo, babalik din. Yan, yeah, pag na-press mo yan. Yan, so ito, pindutin natin para mag-con. So sa susunod, yung indicator ng tire pressure, i-video ko rin kung paano mag-reset sa kuan ng tire pressure. About dito sa kuan ng manubela. Pwede rin sa computer, pwede rin dito sa manubela. Yung ibang sasakyan nakukuan sa computer. Yan. Yan, ikukuan natin ngayon yan. Yung service ng langis kasi nag-change oil kami ng makina. Yan yung mag-indicator dyan para mamonitor mo kung kailan ka mag-change oil. Yan. Kailangan updated din yung pag nag-change oil ka, dapat updated din yung pagka-active ng inyong sasakyan sa pag-change oil. Yan. So may check engine din. Yan din yung i-check natin sa computer. So itong sasakyan nito is year model 2009. So ang car body model niya is CLS 219. Yan, ganyan yung ilaw niya. So napaka cute na tignan. Yan, dito tayo ngayon. Gamit natin ang X-Sentry diagnostic pad. So dito tayo ngayon sa Das Stallion. Yan, ikupan natin ngayon. Ayan. And kaka natin F2 ulit. F2. Ayan. Forward. Ayan. Cars. Ayan. Kung makikita natin yan, cars. Ayan. Okay.
Then F2 ulit. Yan. So, ang car selected by entering bin. Yan. E-class siya. So, kaya yan yung ganya CLS. So, enter natin. Yan. Nandito siya ngayon. Yan. Yung ganyan CLS 219. Mga guys. Yan. CLS 219 yung kanyang car body or VIN, car body model 219 CLS. Year model niya is 2009. And so medyo mabagal-bagal konti yung ating computer kasi nagre-reading, nire-reading niya lahat yung kanyang computerized accessories sa lahat-lahat ng kanyang katawan. Yan. So, ikukan na natin is quick test para makita na natin lahat yung gun. So, nandyan na yung chassis number nya. Bin. Ayan. Bin. Ayan. Mag-indicate din dito yung karga ng alternator or battery. Ayan. Pag nag-computer, magkikita. So, ito pala kung talagang pang-computer ng Mercedes-Benz. Ayan. Ayan yung may SD connector. Ayan yung kung natin. Kasi mayroon din yung kon na pang diagnostic lang na pang reset-reset. Yun, ito kaya niya lahat online, offline. Mag-program ng computer ng magina, computer ng ilaw, computer ng transmission. Yan. Yan, motor electronics tayo ngayon yun sa check engine. So, ikukan natin F8 na lang tayo para makita. Yan, nakikita natin mga guys, nag-indicate siya yung one, misfiring, 4, 3, 1, 2, at saka 6. Saka may kuan yung sa tumble flap, intake manifold. Yan, kaya nagmi-misfiring kung minsan singaw na yun. So, ikuan natin sa kung paano mag-reset sa langis dito sa computer. So, dito tayo ngayon sa assist active service. Yan. Nakita natin yan diyan sa active service system. Yan F3 natin. So bali dalawa yung ipukon natin, assist plus plus active system service system. Yan yung kon natin. So dito tayo ngayon sa control unit adaptation. Yan control unit adaptation. Yan tapos assist setting. So isi-setting natin yan. Yan, so yan yung kon niya. This last drive last change oil. Yan yung kon niya. Yung natapos ng sasakyan sa pagbula na change oilan. So ikukon natin ngayon. I-0-0 na natin ngayon. So i-back. Then press 0. Yan para press 0. Yan F3. Para mai-reset. Then punta tayo din dito sa days. Yan. Days since last oil change. Yan. 477 days na. Guys. Kaya lumampas na. Yan. So F3 din natin. Then dito. Yan. Yan sa 477. So i-back natin. Then press 0. Yan. Then F3. Yan mga guys, so yung kuan natin, i-back natin ulit, then assist plus active service system. Yan, kuan natin yan para mayroon siyang mag-active yung kuan niya. So bali dalawa yung i-kuan natin, assist active service system, tapos assist plus plus active service system. Yan yung kuan natin. So dito rin ulit tayo sa control unit adaptation.
So, yung mga gaya kong mekaniko or may computer sa kanilang mga sasakyan. So, kung update soon sa konsa naaayon sa sasakyan, yun makikita. Assist service. So, dito tayo ngayon sa control module reset. So, kung mayroon siyang control module reset dun sa dashboard at nakukuan din sa computer ng makina. So, magka-affiliate sila yun. Yan, F3 na din para mag-reset. Yan, nag-reset na siya. So, i-back natin, F1. Then, titignan natin kung totally na nag-reset. So, switch off ignition, then start. Tanggalin yung susi. Yan, tanggalin yung susi. Tapos, balik natin ulit. Ngayon back, may nag-indicate na service G. Kanina pag-start pa lang. So, ipukan natin. Yan. Makikita natin guys, wala na yung pan. So pag open mo pa lang yung susi, yan, di ba nako off, yan, tanggal yung susi. Pag on mo pa lang yung susi, mag-indicate na dyan yung sa service. Ngayon wala na siya. So i-0-0 natin ngayon yung natakbo nya. Yan, takbo nya dito natin pipisilin ngayon dito sa press R. Press R ito. Yan, reset. Yung press R is, yung meaning ng R is reset. So, kan, pipindutin ko yun, ha. Yan. Yun, nakikita natin guys, nag-0-0 na. Nag-0-0 na yung nasa baba. Yan. Yan. Start natin. Yan. So, yung ilaw na yan, talagang nagkuhan kasi nagpalit siya ng ilaw dati rito. So kasi pag hindi na ayon sa model din ng sasakyan, talagang iba yung function. Pero gumagana yung ilaw. So ito i-reset na lang natin yung sa check engine para mawala. Ganun ang ginagawa ko. Hindi ko sinesentensyahan kagad na yun na yung sira. Inire-reset ko muna, then 2 to 3 days or 4 days kung bumalik yung check engine, sa kukul lang ulit check-in. Pag yun pa rin yung lumabas na sakit, lumabas pa rin, lumabas na nag-indicate sa computer, is yun talaga, yun na talaga yung yung sira. Yan, makikita natin guys is nawala na yung check engine. So try natin switch of ignition kasi nagkuhan na doon na switch of ignition. So palampasin lang natin ng mga a few seconds. Yan, habang nagantay tayo, mega mega love shout out kay Idol Glenn Cases. Kay Ma'am Honey Grace 24/7. Yan, kay Ma'am It's Borla. Kay Ma'am Relatable Moma. Kay Ma'am Analisa's Journey. Kay Idol Jeff Tokmol. Kay Ma'am Den Lu. Kay Bro Chris Fernandez Jr. TV. Kay Bro Riam Reyes Pakleb. At kay Ma'am Diet Steve Reyes. Mega mega love shout out. Kay Miss Magrats. Kay Ma'am My Creation Recipes. Kay Idol Lucky Milano. Kay Ma'am Gen Life Vlog. Yan, guys. So hindi ko kayo may isa-isa na may shout out. So sinisingit-singit ko lang na mag shout out para kan. Yan, okay na mga guys yung kan. So hindi ko natignan kasi almost 15 seconds lang yung pag-reset niya doon. So i-start na natin. Yan. So makikita natin guys, nawala na yung check engine, pero yung ilaw hindi pa rin nawala kahit gaano natin i-reset yan. Kung yung sa module ng ilaw is hindi tama o hindi akma sa kanyang control, ay hindi mamatay yan. So kailangan i-fabricate yung kanyang control module sa ilaw. Yan. So ganito ang loob ng CLS
219. Yan, so maganda rin siya. So yung kanya paddle shift. Yan, so may lever. So kung gusto natin i-adjust sa C or S, C is standard sa pag-shift. So automatic transmission po to, pero kay manual, pwede rin natin i-manual. So makikita natin dyan. Yan, iukon ko. Then makikita natin yan. Manual. Manual na iukon natin. Pwede siyang manual na i-ship-ship. Yan. So ito 7 speed. Yan, makikita na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then yung D is pang 7. Yan. Yan yung kwan niya. So mga guys, maraming salamat. Sana may napulot kayong kaalaman konti sa aking mga binibideo or sinishare sa aking kaalaman. So kung una ka palang makapanood sa aking video, is please like and subscribe and share. So maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Hanggang sa muli. Bye bye.